Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may lika ng langit, dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Tayo'y lagi niyang tinatawag na sumunod sa Kanya at ipalaganap ang Kanyang mabuting balita. Sa kapistahan ni San Andres, isa sa mga apostol ng ating Panginoon, hilingin natin na tayo rin isugo ng Diyos katulad ng mga apostol. Tayo din maging tagapagmana ng mabuting balita, lalong-lalo na sa ating mga kaanak. Dumulog tayo ngayon sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling nami kami laging idalangin sa iyong harapan
ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahayag na iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawalan sala at nagpapahayag na sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat na tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang makapapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang niniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang sanita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ang naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yung tinig, ang balita'y maabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking
kagawin, katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ng bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama dito sa misa natin sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Andres Apostol ng Panginoon. At sa bayan din natin ay ginugunita natin ng isang dakilang bayani, si Gat Andres Bonifacio. Natitiyak natin na siya'y ipinanganak sa isang pamilyang relyoso sapagkat ipinangalan ang ating bayani sa isang apostol, sa isang banal. Sana nga po ganun pa rin ang maging kaugalian ng karamihan sa atin. Sana po sa mga magulang, napakagandang kagawian o tradisyon na ang mga anak ay ipinapangalan natin sa mga banal. Sana sa halip na sa artista o sa mga cartoon character, ipinapangalan ang mga bata o baka sa kotse nyo pa ipangalan, no? Sana ay ipangalan natin sa mga banal. Paalala na tayo'y tinatawag sa kabanalan. Naalala nyo ay itong buwan na ito, sinimulan natin din sa dakilang kapistahan ng mga banal. Noong November 1, kung naalala ninyo, tatapos na ang buwan, kay bilis ng panahon, nagsimula tayo sa araw ng mga banal. At magandang paalala din sa atin, ang isang mukha ng kabanalan ay kabayanihan. Ang isang tunay na Kristiyano ay banal at bayani. Hindi dapat natin pinaghihiwalay ang mga bagay nito, kaya napakaganda ang araw na ito. Ginugunita natin ng dalawang tao, isang banal at isang bayani. Sapagkat kung ikaw ay tunay na banal, mahal mo rin ang iyong bayan. Ang isang tunay na Kristiyano
ay isa ring responsableng mamamayan. Minsan, pilit na ipinaghihiwalay ito ng ibang tao na kapag isa kang tunay na Kristiyano, magsimba ka na lang, magprosesyong ka na lang, magdasal ka na lang, tumulong ka na lang sa mahirap, pero huwag ka nang magsalita o makialam tungkol sa katarungan, katotohanan, kalayaan, karapatan. Hindi po, dahil bahagi ng pagsunod sa Diyos ang pakikibaka din sa katotohanan, ang pakikipaglaban sa mga mapang-aping sistema ng lipunan, sapagkat wala rin namang ibang hangad ang Panginoon natin kung hindi ang kalayaan ng kabuuan ng tao. Hindi lang kalayaan ng kaluluwa. Mahalaga po yun. Yun ang pinakamahalaga. Pero maging malaya din. Dahil ang babangon sa huling panahon, hindi lang yung kaluluwa natin, pati ang katawan natin. We believe in the resurrection of the body and soul. Kaya pangalagaan din ang katawan. Kaya yun ang unang ipagdasal nating biyaya na tayo na tinatawag ng Panginoon ay tumahak sa landas ng kabanalan at kabayanihan. Hindi hum magkalaban, magkahiwalay ang pagiging bayani at banal. Ikalawa, si San Andres, alam natin, kumbaga sa billing, sa pelikula o sa palabas, laging supporting cast si San Andres. Lagi siyang binabanggit bilang kapatid ni San Pedro. At alam natin, masikat si San Pedro, ang una nating Santo Papa. Si San Pedro na pinuno ng pangkat. Si San Pedro na siyang laging sinasama ng Panginoon. Pero kung titignan natin ang kwento nila, lalo na ng magkapatid na ito, San Pedro at San Andres, lalo na sa Ebanghelyo ni San Juan, makikita natin na ang tumawag kay Pedro ay si Andres. Ang nagdala kay Jesus, kay Pedro, ay si Andres. Dito makikita natin ang kapakumbabaan ni Andres. Hindi niya iginiit. Di ba minsan ganun tayo eh. Ako ang nauna. Kundi dahil sa akin, wala ka. Ako yung mas matagal. Ako yung mas may karanasan. Ako yung unang nilapitan. Hindi ho ba minsan sa pamilya, sa samahan, minsan nga kahit sa simbahan, ganun ang katwiran. Ako yung nauna, ako yung mas nilapitan, ako yung mas maraming karanasan, kaya dapat ako ang una, ako ang mas mataas, ako ang mas dapat kinikilala. Pero wala yan sa isip ni Andres, sapagkat para sa kanya, hindi siya ang mahalaga kung hindi ang nais ng Panginoon. Hindi siya ang importante, kundi ang gawain ng Panginoon. Kaya kung ang pinili ni Jesus sa Sareno ay si Pedro, na dinala lang niya, okay lang yun. Sapagkat para sa kanya, ang naisin at gawain ng Panginoon ang mas mahalaga. Kaya't masasabi natin, at ito'y laging binabanggit kay San Andres, ang lagi niyang papel ay magdala sa Panginoon. Mas maraming madala sa Panginoon, mas maganda. Hindi ka kontento na ikaw lang ang malapit sa Panginoon.
Hindi ka kontento na ikaw lang ang may ugnayan sa Panginoon. Kaya sa Ebanghelyo ni San Juan, sumunod kay Pedro sa ika-anim na kabanata, nung nagugutom ang mga tao, siya ang nagdala dun sa bata kay Jesus sa Sareno, yung batang may tinapay at isda. At pagkatapos din nun, nung may mga dayuhan na naghahanap, na lumapit kay Felipe, ano raw yung sinabi ng mga dayuhan, mga mag-Griego kay Felipe? Ibig po naming makita si Jesus. Alam niyo po kung sino nilapitan ni Felipe? Si Andres. Mukhang malakas din si Andres kay Jesus sa Sareno. Siya ang nilapitan ni Felipe. At si Andres ang nagdala kay Felipe at dun sa mga Griego kay Jesus sa Sareno. Ang tema natin po ngayon sa dalalapit na pista, ibig po naming makita si Jesus. Magdasal tayo kay San Andres, tulungan tayo na maipakita natin si Jesus. Tulungan tayong makita natin si Jesus. Expertise daw po, bihasa si San Andres na dalhin ang mga tao kay Jesus. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, hilingin natin kay San Andres na unang nakakita, unang nakakilala kay Jesus, na tayo din dalhin niya kay Jesus. At sana po tayo din, katulad ni San Andres, ipakita natin si Jesus. Dalhin natin ang ating mga kasama, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakakilala kay Jesus sa Kanya. Upang sa gayoy tayo'y matagpuang mga tunay na alagad at apostol ni Jesus Nazareno. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Ang ating tugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga nagliligalig, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawan tao ng iyong anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan, kaisa ni San Andres na apostol.
Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa aming maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na iniyain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paganda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa itaas at pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa itaas at magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan ang pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, San Andres, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo na tumatawag at nagsusugo sa atin, ang Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et fidete coniam suavis est Dominus. Beatus vi irqui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vi irqui sperat, qui sperat in eo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaisa niya sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa huling pagkakataon, pagdarasal natin ang ating mga mahal na yumao, lalong-lalo na ang mga ipinagkatiwala niyong ipagdasal dito sa Quiapo nitong buwan ng Nobyembre. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lopo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan.
iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman na igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapatuloy na pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng ating simbahan. Salamat po at sana marami pa po ang tumulong sa ating mga gawain bilang paghanda sa nalalapit na kapistahan at deklarasyon bilang pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang kabayanihan ay bahagi ng ating pagtawag tungo sa kabanalan. Pagmamahal sa Diyos at bayan ay misyon ng isang deboto ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, didigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
nilulwalhati kanang